Pagpalang araw po sa inyong lahat mga kamaster, no? Ito pong muli si Lon Santilices. Sa araw na ito, may nagawa na naman tayong isang washing machine na ang pangalan ay Eurotech na automatic top load. So, ang problema na ito mga kamaster ay ito. Pero hindi lang pala ito ang problema. So medyo marami din. Pero sa awa ng Diyos, nagawa natin ang paraan na ayusan natin to. So, narito po sa ating tabi si Ma'am Michelle, ang ating minamahal na customer. So, meron po siyang sasabihin sa atin tungkol sa ating accomplishment sa araw na to. Okay? Ito po siya. Ayan. So, okay po. Ayan. Salamat sa Lord na ayos na to. Makakatulong ng sobra. Ayan. Share ko lang. Nakita ko kasi si Daddy nung naghahanap ako sa YouTube. So, subscribe kayo sa kanya. Ano po yung name ng ano niyo, Daddy? Kamaster TV. At Lon Santilices. At Lon Santilices. Kasi po, sinerge ko lang is, ito error, yun yung sinerge ko. Tapos lumabas agad yung ano niya. Tapos nalaman ko na daddy pala siya ng estudyante ko. So, nakontak ko agad si mami, yung nanay ng estudyante ko. And nakipag-communicate ako sa kanya. And ito na nga. Ayan, so first, bago ko kasi sinerge yun, akala ko, pag ito, drain agad yung sira. So, yung kapitbahay ko, yan. So, hindi ko na pangalanan kasi baka, ano, baka ma-disgrace naman siya. So, ayun, pinalitan agad yung drainage po ba tayo? Drain motor. Drain motor, kasi akala namin yun agad. So, nung kinabit, medyo parang lumala yung sira na hindi na nag-function yung water. Hindi na siya nagre-refill. So, buti na lang talaga nakita kasi yung page ni Daddy and nag-comment ako doon. Tapos, napansin na alaman ko na, yun nga, parent nga siya ng estudyante ko. At makipag-comment ako. Tapos, ayun, hindi lang pala drainage yung sira. Ayan, so yung may sira daw dito, nangat-ngat pala ng daga. Ayan, so dito, hindi ko pa lang kung tawag eh. Dito po may mga putol ng wire. Dito din. Tapos, dun sa ilalim, basta yung mga ngat-ngat ng daga, and akala ko hindi na siya gagana. So, thankful ako kay Daddy Lon. Dahil, yan, gumagana na siya. Maandar na. At habang nagpa-Facebook si Mama, pwede na siya ulit mag-wash. So, approved. Very good. So, ano pa? Okay na yun, ma'am. Okay na so, pa. Ayan mga kamaster, no? Medyo speechless si ma'am sa sa harapan ng ating camera, no? Pero yung mga kamaster, sabi ko nga, hindi lang pala isa ang problema, no? Medyo tatlo yata, apat, no? Pero sa awa ng Diyos, sabi ko nga, nagawa na natin paraan. Okay? So, tiyaga lang mga kamaster. Yes, thank you. Okay? So, hanggang sa muli mga kamaster, ha? Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel upang update po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang sa muli po, magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kamaster, no? Ito po muli si Lon Santilices. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Tayo po ay nandito sa Carissa Homes sa Palmera. Dito lang din po sa San Jose del Monte, Bulacan. So, sa araw na ito, atin po mapapansin na meron po tayong washing machine sa likod. Ito po ay Eurotech na smart wash, automatic washing machine, top load. So, ang problema po nito mga kamaster ay nag-E2 yung kanyang error. Then, pinagawa nila ito sa ibang technician mga kamaster. Agad-agad pong pinalitan yung ito po, yung drain motor ng ating washing machine. Pero sa kasabay ang palad po ay mukhang nanganak yung problema. Dahil nung pinalitan ng drain motor, ay hindi na siya nagre-refill ng tubig. Okay, unlike nung hindi pa napapalitan ng drain motor, nagre-refill ng tubig, hindi lang talaga siya nagde-drain. So, sa araw na ito mga kamaster, atin pong i-check lahat ng mga possibility, bakit po
hindi siya nagde-drain. At the same time, hindi na po siya nagre-refill ng tubig. Okay? So, sa araw na ito mga kamaster, samahan niyo po ako upang masaksihan po natin kung paano natin bibigyan ng solusyon ang washing machine ni Ma'am Michelle. O kung ito nga ba talaga ay may solusyon pa. Mga kamaster, no? Ito po ay Eurotech na smartwash na automatic washing machine, top load. So, sa oras na ito, i-check po muna natin para makita natin yung error at masaksihan nyo rin kung paano siya nag-error at kung gaano kabilis yung error niya, mga kamaster. Okay, so, ipa-plug po muna natin. Okay. Plug natin. Then, on natin. Pero sa pagkakataong ito, atin pong aanyayahan ang ating minamahal na customer upang siya po yung mag-demonstrate sa atin. So, ma'am, pwede niyo po bang ipakita sa amin yung ano? Yan po si Ma'am Michelle. Ayun. So, parang ganito rin po yung nangyari mga kamaster dun sa Pandakan, Manila, na pag inon mo, pag pinower on mo, iwan kaagad ang lumalabas. So, lahat ng navigator natin ay paralyzed. So, okay. So, sige mga kamaster. I-check na po natin to. Then, papadapain po natin itong washing machine ni ma'am. Okay? So, ayan mga kamaster, no? Ito yung dati niya. Ito yung dati niyang drain motor. Then, ito yung ipinalit niyang drain motor. Okay? So, kung ating mapapansin, yung tension ng cord, yung cable na to ay napaka luwag. Mga kamaster, din kung mapapansin natin yung paddle, mukhang hindi maganda yung adjustment. Then, itong lock, mukhang hindi na ibalik sa tama. Hindi naman natin kinokondem yung dating gumawa. No? Pero, nakikita kasi natin mga kamaster yung mga irregularity. Okay? So, titingnan natin yung adjuster niya. Sobrang higpit mga kamaster, no? Oh. So sige. Tingnan natin kung anong pwede nating magawa dito. So, ayan mga kamaster, no? Titingnan natin yung capacitor niya. Kung ito nga ba ay operational pa. Okay. Kukuha na natin siya ng reading. Capacitance. Ay,
Ayan mga kamaster, no? Kailangan po muna natin i-discharge yung natitirang kuryente sa loob ng capacitor, no? Para safe po tayo. Okay, then maya-maya lang kukuhanan po natin siya ng microfarad, kung ilang microfarad yung ating capacitor, no? So ayan mga kamaster, no, mayroon akong nakitang hindi appropriate dito sa drain motor na to. Ito yung original na drain motor. Kung ating mapapansin, pag itong cable, kinabit ko doon sa pinaka puller niya, pinaka paddle niya, ayan. Nakikita nyo, napakaganda ho ng tension. Napakaganda, okay? Napaka yung masasabi natin na yung tension adjustment ng original na to ay okay. Pero kung ating ikakabit itong ano bago na ipinalit, okay? Pansinin natin, pansinin niyo mga kamaster, ha? Oh. Yun, oh. Napapansin niyo po ba? Napakaluwag. So, paano niya hahatakin ng bonggang-bongga yung itong drain mechanism na to? Kung dito pa lang sa cable, may problema ka na. Tama? Yes, Daddy. So, dapat same yung ipinalit. Kaya nga, sabi ko nga, inuulit ko lagi, na kapag tayo po ay bibili ng drain motor, hindi po lahat ng drain motor ng washing machine na automatic ay pare-parehas, mga kamaster. Oh, yes, Daddy! Okay, uulitin ko, kapag kayo bibili ng drain motor, kailangan dadalhin nyo po yung sample para parehas talaga yung mounting. Oh, yes, sa mounting Daddy pa lang, mga kamaster, may problema na tayo. Yung original niya, mataas. Ito, ito to. Yung height. Ito. Pero ito, mababa. So, ang tendency na nape-penetrate yung ating ito. Yung pinaka-cord niya. So, dito pa lang mga kamaster, may problema na tayo, okay? So, lagi kong pinapaalala sa inyo na kung bibili tayo ng drain motor o anumang parts ng washing machine natin, kailangan dala talaga natin yung sample. Oh, yes, para hahanapan nila ng same na ang tawag doon, same na parts. Okay? Kasi kagaya nito, hindi po siya magkaparehas, mga kamaster. So, ayan mga kamaster, no? Pinuluot ko muna itong bagong billing, drain motor. So, iche-check natin yung windings ng kanyang winding. Yung windings ng ating drain motor. So, nakaset po tayo sa resistance. Okay. So, check po natin kung okay pa. Ito po yung bago, mga kamaster, no? So, meron po tayong nakukuhang 6.6 ohms. Okay. Then, check naman natin tong dati, yung stock niya. Kung ilang ohms. ohms. Okay, so ibig sabihin pasok pa rin, buo pa rin naman yung windings nito, mga kamaster, no? It's caught in the crossfire.
So ayan mga kamaster, no, napagdesisyonan ko na ibalik muna natin tong stock, yung dati niyang drain motor mga kamaster, no. Saka na natin itong ikabit yung bagong bili na drain motor, kasi medyo may problema sa mounting at sa tension ng cable. So etong dati ibabalik natin doon, okay? So ayan mga kamaster, no, natanggal na natin. Ngayon, titingnan natin yung kanya mga connection. Okay. So ayun, meron na tayong nakitang problema mga kamaster. Kung ating mapapansin, ginat-ngat po ng daga. Ma! Mama! Daga pala yung may kasalanan. Daga pala yung may kasalanan. Daga pala yung may kasalanan. Ayan mga kamaster, no? Tingnan mo, puro ngat-ngat ng daga. So ayan. Saya-saya. Nakita na natin yung problema. Uy, may niusip, may niusip. May niusip, oh. Sumas dinala ng daga yung niusip, mga kamaster. Wow! Sumakit yung ulo ng daga. O di naman kaya, niusip to eh, pang ano to eh. Pang sipon. Yan, oh, niusip. Okay, baliktad. Ay, tama, baliktad, niusip. Oh, sinipon yung daga nung ginat-ngat na to. Okay, so ngayon, pag ginamit natin itong mga kamaster, tingin ko magre-refill na to. Pero bago natin siya ikabit, check muna natin to. Pero kung ating mapapansin, puro din ngat-ngat yung supply ng ating solenoid valve mga kamaster, okay? So ito yung hindi nakita ng dating nag-check na technician. Dapat kasi, excuse me, kapag mag-check tayo, dapat lahat. Okay mga kamaster, from hardware to software. Okay, so check muna natin tong tawag dito, yung pinaka solenoid valve niya mga kamaster, okay? So ayan mga kamaster, no, i-check ko muna natin yung windings, yung resistance windings ng ating tawag dito, yung ating solenoid valve, okay? Para makita natin kung ito na nga ba ay sira o hindi, okay? Kasi ang sabi ni Ma'am Michelle ay hindi na raw po nag re-refill ng tubig, okay? So ayan mga kamaster, no, i-check muna natin yung resistance ng solenoid valve na to. So, meron tayong nakukuhang, ano ba yan? 4.5 ohms o 4.6 ohms. So, good pa yung ating solenoid valve, okay? So, ang susunod natin mga kamaster ay hihimayin natin yung ano, hihimayin natin tong mga wire niya, kasi kung ating mapapansin, puro pong ngat-ngat. Puro ngat-ngat ng daga. Ayan.
Kita niyo naman mga kamaster, no? Yan. Sobrang ano, sobrang tulis ng ngipin ng daga, mga kamaster. So ito, palain mo na putol niya yan, mga kamaster, no? Nung pinutol to ng daga, sumakit yung ulo ng ating mahal na customer. Ayan. Palain mo, perwisyo talaga tong daga na to, no? Ito pa. Ginat-ngat din mga kamaster. Okay, so titipan natin mamaya yan. Then itong terminal na to, problema natin, naka-terminal type to eh. So, pero may dala naman akong panghinang mga kamaster, no? So, pero gagawa natin ang paraan yan mamaya. Okay. Uy, may nakita ako. May laruan mga kamaster, oh. Daga talaga naglalaro, no? Umiinom na ng ni Joseph yung daga, naglalaro pa. So, ayan mga kamaster, titipan muna natin tong mga electrical na to, nang inat-ngat ng daga, then gagawa natin ng paraan to kasi talagang putol mga kamaster yung wire dito sa terminal, no? Sinagad talaga ng daga, oh. Mga kamaster, no, nalagyan na natin ng tape yung mga nginat-ngat ng daga. Then, punta tayo dito. Kasi hindi na natin mabuksan to mga kamaster, no. Dahil nga kung mapapansin nyo, sobrang kalawang na po. Then talagang pinamahayan to ng mga ipis, mga insekto, mga daga, no. So, oy. Kung ating mapapansin mga kamaster, mayroon na naman ditong putol. Ito po ay nginat-ngat na naman ng daga, mga kamaster, no? Oh. Pansin nyo po. So, susubukan natin itong tanggalin. Okay? Then, tingnan natin kung kayang dugtungan. So, ayan mga kamaster, no. Titingnan muna natin yung ano, yung condition ng wire na to. Kung masyadong malala yung pagkakangat-ngat ng daga kasi kapag halimbawa yung wire ay apat na piraso na lang, ay kailangan talaga nating palitan na yung wire. Pero sa pagkakataong ito, dalawang piraso lang yung nangat-ngat ng daga mga kamaster, no. So, kaya pa naman to. Kaya pang kaya pang i-adapt ng wire yung load ng kasi small voltage lang naman 'to mga kamaster eh. So lalagyan na natin siya ng tape. We'll be right back.
ayan mga kamaster, no, nilagay na natin yung pinaka control panel niya. Then ibabypass po muna natin to mga kamaster, no, para lang mapaandar natin yung washing machine na to. Okay na rin yung solenoid valve. Then ito yung pagkakataon bago natin siya ibalik doon, bypass muna natin to. Okay? Oh yes, daddy. Para malaman pa natin kung mayroon pang abang ibang problema. Okay mga kamaster, so since na na-bypass na natin to, ipa-plug na natin siya. Then papandarin natin. Plug na muna natin. Then tingnan natin kung anong mangyayari. Mag-i-2 pa nga ba? Power natin. Teka lang. Medyo silaw eh. Silaw nga. Silaw. So, yan mga kamaster. Power on natin. Yun. So, dati, kapag pinapower on natin, ano na kaagad siya? E2 na kaagad. So, tingnan natin. Program mo na tayo. Wash. Start kaya natin. Pansamantala lang. Ano mangyayari? Yeah. Sali po. Oh. Hindi pa po siya gumagana. Ayun. Sana gumana na siya. Para nakapag-Facebook na si Mama. Ito pa. Ayun, hindi po siya naglalak. O, kailangan po ba may water pag ano? Ito yung... Wala siyang ano ba? Wala siyang... Hindi siya nag... Sa safety lock po. Pansamantala na dry run lang muna. Paano po? Yung paikutin lang muna natin yung motor. Hindi ko po sure kung under po ba yun? Kailangan ng water? Yes, Mama. Under yan. Sorry. Ayan po. Quick wash. Yun, no? Mga master, no? Nag-safety lock naman. Kita niyo mga master, medyo tumataba na yung puso ng ating minamahal na si Ma'am Michelle. Ito, binuksan po ba? Iniipot pa rin siya. So, maya-maya, titingnan natin kasi para malaman natin kung may iba pa siyang problema, mga kamaster, okay? It's caught in the crossfire. So, ayan mga kamaster, no, pansamantala, nag-bypass muna tayo. Okay, binypass muna natin itong connection na to. Then, nakakonect na rin yung kanyang tubig doon sa unit, sa washing natin. Then, ito yung pagkakataon na i-actual natin mga kamaster, okay? So, bukas pa to, dahil nga sabi ko, testing lang. Kailangan lang natin malaman kung yung solenoid valve natin ay operational. Okay, kasi sa ano natin, sa test natin ay buo naman yung windings. Ngayon, i-actual natin kung ito nga ba yung solenoid valve ay nagre-refill ng tubig. Okay, so ipa-plug na po natin. Paalala lang mga kamaster, naka-bypass po tayo. Naka-bypass po tayo, okay? So ipa-plug na natin. Yes, daddy. Then saka natin malalaman kung nagre-refill nga siya ng tubig mga kamaster, okay? So si Ma'am ang mag-ooperate ng ating washing. Sige Ma'am, pwede na ho. So ang concern natin dito mga kamaster yung solenoid valve muna, okay? So ayun. Naririnig yung mga kamaster. Bubuksan natin. Oha. Okay mga kamaster. So, ibababa na po natin. Then, aantayin natin mga kamaster kung magbo-wash. Okay? Gaano siya katagal man bago mag-wash? Saglit lang ba? So, ipakita po natin ang ating mga minamahal na customer kung gaano po sila kagaganda. Yan po si Ma'am Michelle. Yan po yung nanay ni Ma'am Michelle. Siyempre, para silang maganda mga kamaster, no? Yahoo!
kailangan makita ang ating mga minamahal na customer, mga kamaster, upang ma-inspire sila sa ating performance ngayong araw, mga kamaster, no? Paalala lang po, ito po ay ginawa na ng ibang technician, okay? So, nagbakasakali si Ma'am Michelle na magawa natin ngayong araw na to, okay? A few moments later. Oh, ha? Ayan, no? Oh, di ba? Ayan, mga kamaster, no? Salamat sa Diyos sa ating pagtsatsaga. So, ulitin ko, mga kamaster, no? Medyo madami-dami din ang problema ng ating washing machine na to, no? So, bukod sa ito, ingat-ingat ng daga yung kanyang mga wire. Then, doon sa drain motor. Ngayon, magkakaalaman, mga kamaster, no? Kung ang drain motor nito, diba, nilagay natin yung original na drain motor. So, after nyan, mga kamaster, magre-rinse siya. Okay? Then, magde-drain. Pag nag-drain siya, ibig sabihin, walang problema yung drain system natin, mga kamaster, yung drain motor, okay? So, antayin natin na mag-drain. Then, kapag ka nag-drain na siya, ibabalik na natin sa dati yung mga accessories niya. Then, ito po ay ibabalik, hihinangin na natin to doon kasi wala po tayong terminal. Ito po ay nakabypass pa rin. So, ayan, mga kamaster, antayin po muna natin na mag-drain, okay? It's caught in the crossfire. So, ayan, mga kamaster, no? Ito yung inaantay natin ng pagkakataon. Nag-drain na po siya, mga kamaster. Salamat sa Diyos. Okay. So, laging una ang Panginoon sa ating ginagawa. Sabi nga, pray while you work, work while you pray. Oh, yes, Daddy. Then, okay na siya. So, ang masasabi ko lang, mga kamaster, ay hindi po sira yung drain motor na kinabit ng ating minamahal na technician, okay? Dahil, yun nga, kita nyo naman, nag-drain siya. Ibig sabihin, operational yung ating drain motor. Okay, so yung diagnose ng ating kababayan na technician ay hindi po ganun ka... Hindi naman tayo naninira, ano? Pero hindi po ganun ka-intact yung kanyang diagnosis kasi nga, ang mentality niya lang, magpalit ng drain motor. Then, nung nagpalit ng drain motor, mas lalo na nagka-problema, hindi na siya nag-refill ng tubig. So, sa pagkakataong ito, nakita natin yung problema at hinimay-himay natin yung problema, mga kamaster, okay? So, yan. Pagkatapos niyan, since nag-drain na siya, hihinangin na natin yung connection na to. Si Ma'am Michelle ay abalang-abala sa ating naghanda po si Ma'am Michelle ng ating merienda, mga kamaster. Oh, yes, Daddy. Si Ma'am Michelle po ay, at kung yun po nalalaman, siya po ay teacher. Okay? So, maya-maya, mga kamaster, no? Hihinangan na natin to. So, kung inyo mapapansin, ay nagbabanlaw na siya, mga kamaster. Okay? So, ayan, mga kamaster, no? Natapos na nating mag-actual ng testing. So, tatanggalin na natin itong pagkaka-bypass. Then, ikakabit na natin dito. So, buti na lang, may dala tayong ano ngayon. Natuto na tayo. May dala tayong soldering iron. Then, ipa-plug na rin natin to. Plug na natin. Para mahinangan na natin 'to, mga kamaster, no? Pero bago 'yan, tanggalin muna natin 'to para mas suwabe yung ating galawan. Thank you.
So ayan mga kamaster, no, nahinang na natin. Kita nyo naman. Okay. So ito yung pagkakataon na ibabalik na natin to dito. Then ibabalik natin lahat ng accessories at papaandar na natin ang bonggang-bongga mga kamaster. Okay. So ayan mga kamaster, no, dito ito yung dati niyang drain motor, kinabit natin. So nakikita nyo naman yung tension, napakaganda ng tension ng ating cable. So nag-adjust din tayo dito sa pinaka brake nya, no, siguro mga 5 turn kasi sobrang higpit kanina ng brake, kaya umuugong na lang yung motor. So nag-adjust tayo ng ano dito, ng 5 turn. Then okay na lahat. So ibabalik na natin itong mga abobot dito. Okay, so ayan mga kamaster, no, tingnan nyo na po. Yung drain motor pa rin ang ating kinabit mga kamaster, yung original. Okay, kasi hindi po talaga sira yung drain motor. Kagaya ng ginawa ng ating kababayan na pinalitan agad yung drain motor, pero hindi naman yung talagang sira mga kamaster. Okay, so ibabalik na po natin lahat, then papaandarin natin, okay? A few moments later. So ayan mga kamaster, no, tapos na tayo. Nilagyan natin siya ng at least pangharang man lang sa daga, no. So tingin ko wala na siyang pagkakataon para makapasok sa loob, no. Pero yung mga ipis, ewan ko lang kasi malalit yung mga ipis. So ayan, ipapatayo na natin mga kamaster, then i-actual na natin. May laman ng labahan yung washing machine natin. Papaandar na natin ngayon mga kamaster, okay? Mga kamaster, na papa-under na natin. Sige ma'am, pwede na natin testingin. May laman na siyang kumot mga kamaster, no. Ay, wala ka palang tubig. Ano ba yan? Ayo.
Yun, no? So, nagre-refill na siya ng mga ng tubig, mga kamaster, no? So, antayin natin na mag-level up yung tubig saka under yung ating wash. Okay, mga ayan, mga kamaster, no? Medyo speechless si ma'am sa sa harapan ng ating camera, no? Pero ayan, mga kamaster, sabi ko nga, hindi lang pala isa ang problema, no? Medyo tatlo yata, apat, no? Pero sa awa ng Diyos, sabi ko nga, nagawa na natin paraan. Okay? So, tiyaga lang, mga kamaster. Yes, okay? So, hanggang sa muli, mga kamaster, ha? Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel upang update po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang sa muli po, magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po.